sedap sehari. Kita-kita po ang kasiyahan sa ating mga lupa. Kusin po ba alam?
dan teman lahat na malihirap na kababayan na gusto magkaroon ng lupa. Ulit ka rin. Sino mo ang gusto magkaroon ng lupa? Magkaroon ng lupa. Pero mangyayari po yan kapag ipinasa natin ang batas na new, improved and revitalized comprehensive agrarian reform program. At yan po ang ipaglalaban ko bilang senador. Ang siyempre ang katulong ni Mayor Gusto Moreno. Ulit ka po natin ang rumo na ba? Huwag niyo pong kakalimutan niya, pag hindi niyo bilang ko, mamanasin niya. O presya, di ba? Pero pag binot niyo ako, sigurado, sulat ko ba kayo? Yan. Anyway, alam niyo po, may apat po tayo ng suwiranin ngayon sa ating bansa. Ang una natin suwiranin, pandemya, na po ba? Lahat maraming tao ang mawala ng trabaho. Apektado po kayo? Ayan. Number two, meron po kayong nagyera. Ha? Laban ang naglalaban na nagtutunan Ukraine at saka Russia. At sigurado apektado po ang Pilipinas dahil tapas po ang presyo ng gasolina. Sabi na nga po, tapas po ng 2 pesos. Pero mga sa susunod na mga buwan, pag hindi ka natapos ng gera, tataas mo ng 100 pesos. Kaya po ba natin yan? Hindi natin kakayari. Kaya kailangan tayo maglagay ng mga leader ng politikano. May sapat na edukasyon, may sapat na kalaman. Mga kandidato may napatunayan na may eksperyensya para talagang makaturo po sa kalukasan ng mga problema ng ating bansa. Pangatlo, ang bigyan ninyo po, palagi po ang binabag nyo. Totoo niyo? Sa katunayan, sa bansa Pilipinas, almost 24 na typhoon ang bumibisita po sa atin. Kaya kailangan po natin ang mga leader na marunong na nag-iisip para na kung paano bigyan ng solusyon ang mga problema ng ating bansa. At siyempre, ang pang-apat na ating problema napakalaking kalungkutan na ating bansa. 30 trillion! Kakuha ko. Grabe. Mabayaran po natin yan. Mawawalan po tayo ng budget allocation. Kaya kailangan natin ng isang leader na mabilis kumilos, may tamang desisyon, magaling, matalino, at talagang determinado at yan ay wala iba. Kung si Mayor Isko Moreno. At siyempre, si Dr. Carl Malina, palagpakan natin. At hindi ko rin po, si Mr. Ibaglaba, Dr. Cesar. At syempre, ang ating pong marami, matapang na babae, na kapag-aliwanian, sinipang bayan.
kira. Ang parol ng gobyerno. Wala, wala ka mga pwede. Pero ang gobyerno ay maghahanap ng paraan, konsehal. Paano malaman mahanap ang may anak ng sampo? Sino dito may sampung anak? Lima anak. Lima anak. Ilan dyan? Solo pirin. Solo pirin. Hindi natin alam ang Facebook natin araw-araw. Condolence. Condolence.
Okay, panginoon, sa dito na po ang inyong susunod na mayor dito po sa bayan ng Uwas, Mayor Rene Leonpino Raro. At susunod na bayan, Mayor Vice Mayor Jun Pane Yunchoko. At syempre po ang ating mga magsinan dito po sa bayan ng Uwas, Hunter Team Raro. Solusyon
pag-ibig, umutang. Ano ba? 5-6. 5-6. 5-6. O, pag-ibig mo na yung 5-6. 5-6. Pag-ibig mo sa malota, 5-6. Sinanay, umutang. Nag-ibig, hinakaras. Bawal po yun. Pag-ibig pala ang pahalalaan na magbayo ng utang pero hindi ko yung dapat. Anim na taon po ako naging konsera din ng Luxon, Quezon. Ang tawag sa akin doon naman ang Oda. Kaya tawag na ako na Quezon City Pricing and Franchising Ordinance na bigyan ang process ng to na tumawag po sa franchising board na po ang bayan na. Isarin po ako sa may ita ng pangatas ng politekniko ng Luxon ng Quezon na galing ang pangyapangan ka ito. So siya, thank you sa kung gumagawa ng batas. Isang po yan, sa nais kong galing sa Senado, ang ginagawa ng kagawa na tapos niya, hindi po nalayo sa ginagawa ng senador. Iisa lamang ang layunin nun, ang gumawa ng batas na ako po ay may experience na ang kagayahan na gumawa ng batas. May nilaya ako sa batas. Ito. Ngayon, ayan po, palagman po natin. Ang susunod na Vice President, John Dewey. At ito hindi sabi-sabi lang dahil sa Maynila
sa loob ng 3 taon, nakapagtayo ng 7 proyektong pabalay. Condominium 1, Condominium 2, Binon Dominium, Basay Community, San Lazaro Residences, San Sebastian Residences, Pedro Hill Residences. Mayigit 10,000 pinakamahihirap na mamamayan ng lungsod ng Maynila na bigyan ng pabahay dahil may isang leader na tunay na may manasakit, isang leader na may iisip, tao muna, mamamayan muna, bilis kilos muna, servisyo muna, isang leader na may kakayahan. At nandito na po siya ngayon, ang ating susunod na Pangulo, Isko Moreno. Huwag po natin kalimutan, tayo ay nasa pandemya. At kapag pandemya, kailangan natin isang doktor na pinagkakatiwalaan ninyo. E sino ba naman ang isipin ninyong 17 million followers nagtitiwala sa kanya sa Facebook? Ang susunod na Vice President natin, Doc Willie O. Narinig din ninyo, mamigilay na nyo pa sa usapang agrarian reform. Susunod na Senator, Senator John Castrillones. Pagbibigay ng presentasyon sa kamamaihan, sa kabataan, eksperto sa krisis, Senator Samira Guto. Representasyon sa karunungan, sa kalusugan, at sa kabuhayan. Boses pa lang, hanggang na. Pakatayin po ng mamaya, Senator Barack Malina. At para naman po sa pabahay, katiyakan sa paninirahan, para sa pagpapalawin ng kanumanika, para sa pagpapalakas ng ating mga barangay at local government units, pagkayo uutang ay 6, number 56 sa Balaka, Kapagan, San Miran, paglaban po natin, job decision, para sa inyo. Okay, kasi kita ulit sa atin, ganyan siya mabalipay. Ibig sabihin na,
scripture nyo dyan. Pakikita mo mga kaibay, inamay nyo na kayo. Magdamayan kayo. Okay, kaya-kaya ng web nyo. Mga kababayan, masaya kami nandito ngayon sapagkat kami ay mga aplikante sa isang trabaho. Ang trabaho para sa pamahalaan. May tanong ba ako sa inyong lahat? Pwede po mamalaman. Kung kayo mamimitingan sa gano'n, ano ang pipiliin nyo? Luma o bago? Gusto ko kong marinig na malakas para mamasa yung sinasabi ng survey na tila yata po nung luma pa rin. Tatanungin ko kayo, Uwas, ano ang pipiliin ninyong sinado? Luma o bago? Nakakapag po kayo naman ito. Maraming salamat. Paano pa kayo mga kayo maparang tumig siya? Yung mabing na kanyang panandaan. Inandaan niyo siya. Mga kabayan, ang po isang aplikante para sa senador. Pwede po ba akong mag-apply? Okay, siyempre, hindi na naman ako tigala. Nung pumasok mga ako, kapag gusto mong pag-picture sa akin eh. Pero gusto mong pag-ihala sa inyo, kapag yun ang mag-desisyon, kung nararapat ako dito. Unang tanong, kayo ba naniniwala na meron tayong problema, malaking problema sa kalusugan? Kayo ba nasakit ka pa ng pandemya? Hindi ba tapos ang pandemya? Kaya nyo ba magkasakit? Hindi na. Kamasas ba magkasakit? Kayo ba kayo masaya kung nakakasakit ang kapitbahay nyo? Kayo ka mismo ang sayo, naman ko ka, di ba? Ayaw natin na rin nakakasakit. Ha, mali? Ngayon mga kumbahay na sa harapan nyo po, ang kaunahan na nurse at EY na tumatakbo bilang senador. Pwede po mga matatay ang nurse EY para mapangalagaan ko ang inyong kalusugan. Pwede? Sure? At syempre, alam nyo naman ang mga nurse at EY na yan. Yan ang kasama nyo 24-7 pag kayo ang musikal. Hanggang sa inyong papasok, hanggang sa inyong pagdawa, sila ang kasama nyo. Tama ko eh. Ang kasama nyo, parang tayo sila ang partner ng mga mayayang games sa huli para mag-ibig sa inyo. Tama ko eh. So, hindi ka-happy nyo pa sa senador at sa nurse EY? O paano ba akong tanong? Paano akong tanong? Nag-iwala ba kayo may problema tayo ngayon sa marunungan? Sa edukasyon? Masaya ba kayo ang pinapanood na dahil sa pandemya ganyan na mag-aaral ng ating mga anak? Parang hindi ba na tumutuko sila? Kaya ng dami? Parang hindi ba mga teachers masaya sila na ganyan lang sila nagpuro-puro ngayon? Kasi hindi ba sila tumalik sa paaralan? Pero ang dami pa tayo dapat ayusin para may balik sila ng lubos sa paaralan. Tama ba eh? Nasa harapan niyo po ang nag-iisang guro at ako po yung doktor ng edukasyon para tulungan ang pamahalaan na itawin ang ating edukasyon para sa pakinabangan ng ating maliliit na mga bata at sa susunod na generasyon. Pwede po ba magkakalay ang guro at doktor ng edukasyon bilang senador ninyo? Mag-isa lang po ako doon. Ako lang po yun. Pwede po ba mag-isama sa listahan nyo? Tatlo po ang lisensya ko, dalawa po ang doctoral degrees ko, yan po ang inihahayin ko sa inyo. Pero di ba po tapos? Taas ang kamay na may problema sa pera. Taas ang kamay na walang pera. Taas ang kamay na maraming utang. Taas ang kamay na wala ng pera, ang dami pang utang. Para sa sila ay para masaya kayo sa sitwasyon. Di ka dapat kasi yun, ako! Galit ka kasi wala kang pera. Hindi para nag-i-enjoy ka. Taas ang kamay lang na gusto mong negosyo pero walang puhunan. Taas ang kamay na gusto mong negosyo pero madalas na lulugi. Ako, yung pamakikal ako, ako doon pa may interview ng guru. Dalawang buong taon sa programa ko sa ABS-CBN-DCMM. Ang kasama ko, maliliit na negosyante. Maging mga magsasaka, maging mga mamimisa, na ang tanging hangad ko at ang programa ko ay matulungan sila kung paano didiskarte para makaitawin ang kanilang mga kailangan at mapalago ang kanilang negosyo. Kaya dala ko rin po ang kabuhayan, kalusugan bilang isang health professional, karunungan bilang guro, at kabuhayan bilang advocate ng maliliit na negosyo. Mga kababayan, pwede po ba ako mag-apply? Boboto niyo po ba ako? Gusto ko po maging mabuting balita. Ako po si Karen Balita. Balita. Anin na letters. Number 6 po ako sa Senado. Taas naman ang kamay. Tutulungan kami. Tutulungan ako. Gusto ko po maging pag-alalahimik ang buhay ko.
Pero nung tumawag ang tao, hinahamaran ko kasi nakita ko ang ginawa niya sa Maynila. Hindi ko ako makakatanggi dahil ako naniniwala na ang ginawa niya sa Maynila kaya niyang gawin sa buong bansa. Isko Moreno, mga kababayan. Pwede ba nga ang araw ng kami bago tayong board? Iskowas. Sabihin niyo, Iskowas. Pwede ba natin pagdugtungin ang puso ni Isko Moreno at ang OAS? Pwede? Mga kababayan, nag-a-apply po kami. Pero alam namin, marami tayong problema. Taas ang kamay, naniniwala na dami nating problema. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Pagdapin natin, marami tayong problema. Ay, wala tayong problema. Yung nasa ba, sorry ang kamay dyan! Marami tayong problema? Ito lang po ang mabahin ko. Ito ang advice ko sa inyong lahat. Pakinggan po ng puso ninyo itong sasabihin ko sa inyo. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubukan. Ang liwanag ay di magtatagal at muli. Ikot na mundo ay hindi lagi pinagi. Ang pangarap nyo ay mapapunta. Basta mag-isko ka lang. At syempre, ikaw, mahal kayo. Kung may problema kayo sa talusugan, pupunta tayo sa Facebook, papanoorin nyo siya. Anong pangalan niya? Sino ang nanonood kay Doc Willie at Doc Lisa? Alam niyo, pag may problema tayo, tumakap po tayo sa kanila. Ngayon, sila may problema, sila may hinihingi. Ipagkakait niyo ba ang boto ninyo para sa isang doktor na nag-iingkod na napakahabang panahon, 27 years, na libre sa Pilipino? Sino ang Vice President ninyo? Doc Willie. Nasa kamay na boboto kay Doc Willie. At syempre, nakita niyo si Doc Lisa. Nasa si Doc Lisa. Doc Lisa, kaya po kayo Doc Lisa. Let's do the Iskoclap. 1, 2, 3, go!
Ipaglalaban kayo
Hospital gamot kaya nagiging